Yes, game number one ng ating best of five series. Blue side dito ang Evos Legends, Onic Indonesia naman sa ating red side. Rian para sa kanyang Selena, Rassi naman sa PNK, Anti-Mage sa kanyang Thams, Sasa sa Angela, and Sanjago para sa kanyang Kimi. Ito naman sa ating blue side, yung Evos Legends. So, one ang gagamit ng YSS. We have Rek on his Esmeralda. Rexy para sa Forza, Bajan on the Xborg. And Zace ang gagamit ng Baksha. Baksha. Oo, naku, mukhang ito na yung galaw ng Onic Indonesia. Mukhang gustong kuhanin yung blue buff. Pero si Rexy talagang uma-advance na siya, Beseno. Talagang ayaw niyang ipakuha kasi alam nila na pwedeng mag-up dito ang isang YSS, and yun naman yung magiging puntirya nila eh. YSS lang. Pag nawala yung ISS, wala na silang magiging problema. Kailangan dito pigilan nila if ever. Pero napaganda mga besi, wap, tinamaan nga lang dito ng Bisal Arrow. Good thing though, ang tinamaan is isang Xborg, low on life mga kaibigan. Papayan. Here comes another one. First blood makukuha dito ng Onic Indonesia. Patay agad, nakita mo naman yung yung number one ng Selena, talagang hindi nagbibiro. So wag mong ibibigay yung comfort pick ng both teams kasi medyo, syempre lalamang yung Onic Indonesia pag nakuha nila yung lagi nilang ginagamit. And Evos Legends rin naman, nakuha rin naman nila yun eh. Kaso ang problema, hindi pa siya ganun magiging effective sa early stage of the game kasi kailangan pa nilang magkaroon pa ng item, especially si Juan dito. Oh, si talaga, actually for Evos Legends, kaya nagiging effective sa kanila yung kanilang YSS kasi sobrang bilis nila umikot. So yung ginagawa dito ng ginagawa ng Onic Indonesia dito, talagang kinakontra nila agad. Rather, sila yung nagiging aggressive dito against Evos Legends. You could see actually the PNK zoning out the players dito ng Evos Legends. At samahan mo pa, double vision pala for Onic Indonesia. Sobra. Napaganda, meron pa silang PNK, tas meron silang abyssal traps. Oo, talagang malinaw ang mata niyang mga yan, bes. And nakikita mo information nila, triangle eh, no? Meron sa gitna, meron sa kabilang gilid, meron din sa gilid. So talagang wala kang tatakasan kung sakasakali mong mabigyan ka at mahirapan ka dun sa sitwasyon na yun. Pero abyssal laro binigay dito ni Drian, mukhang laban na lang ito ng support eh. Sa ngayon, laban na ng support kasi kailangan magkaroon ng space ni Kimi na makapag-farm na makapag-farm. Eh, ganun din naman si Juan eh. Ganun din naman si Juan. So, medyo malamig pa ang simoy ng hangin dito sa ating laro. Kaya hindi yung kinagandahan ng dalawang pang zone at na players dito for Onic Indonesia. May damage na sila, PNK at Selena. So, hindi kailangan masyado sumama dito ni Kimi pagdating sa team fight. Rather, ang pinakagagawin lang niya is to secure this jungles actually for the team. At kita niyo naman dito yung abyssal traps na binabato ng Onic Indonesia. Talagang nakabaon dun sa may buff side. Para hindi na agad umano yun sa YSS, tsaka pwedeng-pwede na makita pag nagli-lead the Wanderer. Tapos kapag camera nakadepensa sa isang side or kung pupunta man sa orange buff ng kanilang team. But anyways, for Sanjago, this is already the upgraded jungle item, which is the Raptor Machete. So far for Evos Legends naman, medyo na nagiging maingat sila. Hindi natin nakikita yung mga grandiose rotation na nakikita natin. Pero sa bottom lane side, ayun na bakbaka nung dalawa. Oo, nakikipaglaban pa nga, pero medyo masakit rin naman yung damage. Kotark Inferno na ibigay dito, pero flame shot hindi tumama. Ayun, nakapatay pa nga si Thams doon ng dalawang players dito ng Evos Legends. And 1-1 pa lang naman yung score. Medyo nagkaroon lang dila sila talaga ng error ng bahagya lang doon. Pero hindi napasobra mo naman masasabing big error yung laban ng early stage. Sobra mga kaibigan. Pero revitalize ginamit ni Baksha or Zace. Mamamatay sa kamay dito ng Onic Indonesia bago pa mangyari yun, nawala na yung turtle. I mean, turtle. Bago pa mag-turtle, nawala na yung tanker dito ng Evos Legends. So, yun yung crucial for the team. So, tinanan natin mga kaibigan kung sino makakuha ng buff. Ayun. Tinamaan din kasi na nabisal araw. So, possible pwede din sana maagaw ni Drian yung orange buff dito ng Evos Legends. Tama ka naman dyan. And kung mapapansin, Pabes, katulad sinabi mo kanina, yung positioning nung traps dun sa mid lane, parang masasabi mo na nakuha mo na or nabasag mo na yung mid lane sa ganung vision, 'di ba? Kasi yun yung pinaka-importante. Speaking of it, mukhang natatamaan pa nga ata. Mutikan pa kung tumama yun, talagang yapi yun, bes. Isipin mo, visual arrow tas racket. Oo, sakto-sakto. Tsaka kitang-kita nga pala mga besi, since meron mga traps doon, may kita nila kung sa pupwesto yung far safe ever, pero turtle nakakuha na ng Onic Indonesia ngayon sa ating laro. Although for Evos Legends, possible magbigay sila dito ng trade with a turret push. So kita natin ngayon, for Onic Indonesia naman, napakalalim ng pwestuhan nila dito against the Evos Legends. Sinisilip nila at sinisipat kung saan manggagaling yung mga kalaban nila. Team, here comes Zace with the throwing in the deep, pero walang follow-up damage for the team. Pero meron pa dito sa bottom lane, mga kaibigan, rec follow-up naman doon ang kailangan niya. Pero umi-sticker pa. Actually, ganyan talaga yung galaw ni rec dito. No? Talaga yung siya yung nagbibigay ng lakas ng loob for the Team Evos Legends. Pero tinamaan na abisa laro si Bajan. And yung top lane, medyo nabasag agad nila ng maigi yun. Kasi nga, namamaximize nila base minus 1 sa linyahan. Minus 1 talaga. Kasi Angela din kasi dito if ever, hindi na makapag-teamfight yung Onic Indonesia kasi kailangan nila si Angela pagdating sa clash. So,
magandang ginagawa dito ng Evos Legends. Alam nila na sa top lane dumedepe si Angela. So yung top lane, yung binubuli nila para hindi na magkaroon ng opportunity. At ang ginagawa nila, meron natitira lagi sa middle lane para maklear yung minion wave at hindi makapag-push dito yung Kimi ng Onic Indonesia. Pero kung titingnan mo, kung push at push lang, best malakas yung ano yung porsyento ng Onic Indonesia dito na makakuha ng push dahil nasa kanila si Kimi. Though naka-magic siya, pero yung damage per se nandun pa rin. Pero nakuha pa nga! Masakto-sakto mga besi, Wap. Nakita na tinago. Dapat mas maganda sana kung tinago nila sa bush knowing na alam nila dito na ready din for a contest yung Onic Indonesia. Pero anyways, mga kaibigan, it's gonna be 1-3-4 the score, almost 6 minutes. Enter game time lamang dito. Onic Indonesia in terms of gold. We have the necklace of the Reds agad para kay Sasa. Uy, shoutout ka pala kay Christina Cassandra kasi yan. Oh, yun o. Shoutout sa'yo pa rin top lane natin mga kaibigan. Here comes Ace. Talagang ikot lang dun sa taas pero yung sinozonot niya na si ano, si Rasi pero si Sasa dito medyo negative yan. Si Juan nakarekta rin dito pero sasaniba na pero hindi na. Hindi na nakakuha. Hindi na nakasanib dun na dahil namatay na yung isang Angela dun sa top lane pero here comes Evos Legends. Papunta na rin naman and pabackup na sa tropa. Pero ang mahirap Onic Indonesia, kinukuha na yung another objective. Actually, for Evos Legends, nakita nila na parang tinry nila i-calculate yung oras na mapupunta sila doon. So, if ever na i-contest nila, hindi na sila makakaabot. So, ang trade na lang talaga nila doon is this second tier turret sa may top lane. Mm-hmm. For Evos Legends, though, kailangan lang masira nila dito yung middle lane kasi so far for Onic Indonesia, nagiging maganda. May wards na sila, nasira po pa yung middle lane. So, mas magiging malalim dito yung talim ng traps ng PNK, even the traps of Selena. So, kailangan mabuka pa nila, kumbaga, yung depensa naman dito ng Onic Indonesia para hindi sila makapag agres sa ating laro. Tinamaan pa ng Abyssal Arrow, kinatngat ng tutang piket pero dalawang player lang yan ng Onic Indonesia and the last insanity para kay Drian na mamamatay nga ba hindi na nga lang din pero yun naapo yan pero Bajan will go down. Zeiss dito mukhang running out of life na rin anti-mage naman to the backup dun sa bandang gilid pero tingin mo yung aso saan pupunta saan mga angagat pero Rek wala nang mana mukhang ika-cancel pa ika-cancel bis. Yun din yung difference. Actually for Onic Indonesia napakaganda pala dito ng PNK samahan mo ng Kimi kasi napakahirap pasukin kasi pwedeng ipang-zone out dito or ang front pang-protect ng PNK pero mga kaibigan kita natin dito hindi na nakatakas pa nag-proc ang passive doon with that stun for Rasi kaya nakapag-secure ng kill doon si Sans Jago ng Onic Indonesia. We have 3-6-4 the score. Top farmer para sa ating laro is the Kimi with that 6.2k gold. Dalawa na agad yung nakakontra sa kanila. We have the Thams on the Deadly Blade more on AOE. Same goes with this Angela on the necklace of Durance. For Evos Legends though ito yung sinasabi natin medyo naiiwan yung side lanes nila kaya nahihirapan sila. Yes, nakasira sila ng dalawang Tauri sa top lane pero umaabante na yung Onic Indonesia kasi meron ng damage si Santiago. Tama ka dyan. And speaking of damage, todo-todo na yung kaya niyang ibigay. May physical, may magical. So talaga namang hybrid yung build niya dito for the Kimi niya. So kung mapapansin natin dito sa pwestuhan ngayon, sa minion waves, lamang dito yung Onic Indonesia. Ang kailangan lang naman kasi nilang patayin ay si Juan. And ang kailangan patayin ng Evos Legends dito para di sila mahirapan, yung Angela. Pero kasi pag umakyat sila doon, mas makakakuha ng objectives dito yung Onic Indonesia. Kaya hindi alam ng Evos Legends kung saan sila pupuesto. Tsaka yung vision kasi, base. Isa rin yung vision na yun, hindi na kaya ng papanggulo. Nasira mo na yung middle lane, tapos marami ka bang pwede itanim against Evos Legends. So, Onic Indonesia securing this turtle against Evos Legends, mga kaibigan. Patagal na ating laro, lumalaki ang kalamangan ng Onic Indonesia. For Evos Legends, medyo na-isolate sila sa mga certain parts of this mapa. Pero good thing, they have the YSS. Pwede mag-map vision dito ang Evos Legends. Pero another Abyssal Arrow, kamuntik na tamaan doon. Have one on that second skill, napakasakit lang naman. And here comes the ultimate coming from this YSS, mga kaibigan. Pero sa top lane side natin. The last insanity para kay Bajan. Flicker out naman para kay Rasi onto that PNP. At red-redso ating laban sa Jago with that bola-bola mga kaibigan. Revitalize, grabe na. Pero hindi sa may top lane side. Trailer din naman si Juan. Nagkapatayin mga besi Juan. Pero kasakay si Angela with that heart card. And that is it. We have this Kimi on a roll for Onic Indonesia against Evos Legends. Red-redso na talaga yung ginagawa dito ng Onic Indonesia. Makalamang lang sila ng isang beses at pag nakita silang tamang opportunity, ikukuha ni ng Leon and especially ngayon, dire-diretso yung kalamangan at lumalaki ng lumalaki. Anti-mage, nahihirapan din naman kay Rek and Rek rin naman nahihirapan sa kanya. So medyo balance yung nangyayari pero yung top lane natin, grabe na rin si Sanjago. Iba yung paghahawak nila sa Kimi. O tiga mo naman, wala na to siyang
inaatrasan eh kasi alam niya or tiwala siya dito sa isang Angela. Kahit malayo man si Angela, Angela ang gagawin lang naman yan, i-clear lang yung mga minions, 'di ba? Tapos pag may slow. Negative, oh, slow. Tapos pag may slow. Negative sa kakampi niya, eh pupunta or papasok lang siya dito. And nauurasan na ni Santiago lahat ng pagkakataon na buff dito. Kitang-kita na nila mga base up. So kita natin eh for Evos Legends, hindi na masyadong nagiging effective for them yung pinakagusto nilang gawin on the side lane. So si Esmeralda yung lane yung inaalagaan dito, konti na lang din masisira na. So medyo nasa delikadong sitwasyon si Juan dito sa bottom lane side, trabahan ng araw, hindi nakapag-dash away. So immune siya sa crowd control mga besi. Wala na Firag armor si Bajan on this export. And that is it, lumiliit ang mapa. We have the feathered airstrike para dash away for Santiago onto his Kimmy. Wala, hirap na sila besi sa ngayon sa pagkakataon na yung isip. Tiga mo naman, halos lahat ng objectives, tiga mo yung mapa, lahat merong laman. Tiga, yan, isa, tas dalawa, di ba? Yung Vinson. Oh, talagang kahit saan ka pumunta, malalaman nila. Kaya dun palang lugi ka na and si Rassi dito with an O-mask para dun sa kanyang PNK. Baka makagalaw pag nakagat ka na nung tutan. Top lane direct, iangat natin ang bagya. Mukhang may naglalaban dun sa taas si Anti-Mage. Saka si Rek, hindi pa rin titigil. Si Juan nakatambay lang dun sa bandang gilid if ever. Si Anti-Mage kasi naka-deadly blade na eh. Ayun kaya din. Nahihirapan yung Esmeralda. Tira mo yung item. Pakita mo yung item. Kanino? Deadly blade. Actually, tatlo na yung nakapangontra dito sa lifesteal or spellbump. Imagine kung paano mag-aano dito yung Evos Legends. Regardless kung forward sila ng forward, mga contra, magiging same pa rin yung damage. Actually, 50% magiging effective dito yung damage ng Onic Indonesia because of this items na banggit natin. So, for Rek, hindi na siya makapag-zone out. Hindi nga na madali yung players dito ng Onic Indonesia kasi siya mismo, yung kapantay niya, nakakontra na siya. Oh, pero hindi mo siya makikitang nagpapadarag bes eh, no? Yung parang lalaban ako, sige, nasa yung pangontra, pero lalaban pa din ako para makita niya na kahit na-build ko na yung tamang pangontra sa'yo, eh dapat katakuta mo pa rin ako. Pero tingnan natin dito si Santiago, kinagat na naman ha, ni Bajan, kinagat si Bajan dito, pero nakasakay na rin si paring Angela. No. Si Tito nanganganib na, pero last insanity na ibigay niya, one, papasok sa loob, mananaga, at nilabas ang kanyang samurai, pero dito si Santiago, dire-dire yung damage. Wala makalapit! Sino mo patay? Ubus talaga, oh, sir! Double kill! Pit dito kay Santiago sa mamang pa ng Angela na nakasakay sa kanya. Pero yun, konti na mga kaibigan, hindi nakapangsunog na emblem si paring Rex natin doon. Pero sa top lane side, Rex is down by the hands of this Anti-Mage of Onic Indonesia. 5-3 score, 12 minutes into game time. We have the Lord Enhanced here para sa side ng Onic Indonesia. Masesecure pa yung buff dito ng YSS ng Evos Legends. Mabilis to best, tapos wala pa siyang buff. 10 patay pa yung tatlo. So paano nga naman ba makakakontest dito kung halos lahat ng kanto, eh meron silang CCTV. Kitang-kita yung galaw ng Evos Legends dito sa game number 1. Oo, kitang-kita talaga. Men, iba talaga. Kahit saan sila pumunta, parang nililit. Di ba meron na sila talaga yung tore, tapos nililitan pa lalo ng Onic Indonesia yung nila. Kasi parang naglalagay sila ng sarili nilang tore. Parang magiging informational dito against Evos Legends. So mga beso, tingnan natin kung paano kukontra ito ng Evos Legends. You have the Lord dito sa top lane side, dadaan para sa Onic Indonesia. Pwedeng pwede matapos nila to pag nagkamali na pasok kahit yung X-Borg lang ng Evos Legends. Huwag lang magkakamali na mabigay agad yung Feather Airstrike ng ganung kaaga. Kasi pag sobrang aga tas naibigay ni Feather Airstrike nang hindi pa nakakarating yung Sanctuary Lord doon, ayun, yun na yung pwedeng maging sagabal sa... Uy, tigaw mo naman yung damage niya! Tatlong burst yung nalagas, pagka naman talaga tinamaan ka ng malupit dyan kakalimutan. Pero medyo malayo yung tropa ng Onic ngayon ha. Kasi nandun, kumukuha pa ng buff eh. Pero abisa sa araw, hindi na rin magko-connect dito. Si Zeiss nakabantay dun sa bush. So, inaantay niya na si Drea na pumunta eh. Pero medyo masakit na nga rin. Ultimatum na ibigay dito ng dalawang player. And na-secure nila yung mga balak nila dito. Pero yung mid lane, nabasag na din. So, at least nakakuha sila objective. Lumiliit yung mapa mga beso. Pero kita natin kayo this time around. Meron na, here comes the last insert mga kaibigan. Pero merong immortality dito si Bajan. We have Santiago on the free hit. Sa may top lane side, konting-konti nila masisira na yung revitalist lang. Then Zeiss, pinasok na dito ng Onic Indonesia. One is though alive. Anti-Mage na to. Tataka si Rex sa may batalikon. Flick in para sa kanya. Eto na si Rex with that Esmeralda. Free hit lang naman para din sa Kimmy. Mga beso, napakasakit ni Kimmy at hindi malapit. Napakadaming suporta. Meron ka lang Chicha Dog. Meron ka pang Angela. Tapos meron pang Thumbs for the front. Grabe nga naman ka. Talagang yung damage na hindi na rebiro. Tiga mo. Dalawang tira lang na ibigay dito ni Santiago and talagang nasaktan siya dun sa damage na yon. Pero si Juan, kailangan niya pang lumapit para magkaroon ng damage or yung critical damage sa kailangan niya. Pero si Santiago, kahit malayo, malapit, nandun na yung damage. Pero nakuhanan po.
Nakakuha na, natapos na bigyan pa ng damage. Grabe, free hit mga beso. Feeling ko for Evos Legends, sa pinakaano nila dito, kailangan magkaroon ng certain connection si Rexis, tsaka si Rexis, tsaka si Zeiss. Pagka nabaga dito si Kim, automatic, dapat meron na agad na follow-up for ayun. That, ano, for strike. Kasi nakikita natin, yung palang yung pinaka nag-detail na damage against this Kimi. Na ako sobrang lang ito the point na makapatay siya. Pero kita natin dito, we have Anti-Vage, Autolus, Contract, Inferno, pero si Zeiss, naiwan mga kaibigan. Last hit, scanning for ban dyan, may iiwan dyan. Kinawa, Chichu Dog, that's done. Mga beso up, at sa jungle sa may gilid, at free hit lang naman. Here comes it, the ultimate of YSS. Tinamahan na Arrow, Rexy, low on life. Uuwi, mga kaibigan. Disengage, disengage, kahit nasa base sila, alam nila kasi yung sakit na eh. And hindi na nila maramdaman yung ano yung kunat nung isa sa mga players. Yes, yung katulad na sinabi mo, Bes, mabangga lang talaga ni Zeiss. Si ano, si etong si Santiago, and ma-full blast nila or ma-damage nila to na matindi. Mawawala na ng damage eh. Kasi sa kanya lang naman ang gagaling eh. Ang nagiging maganda lang for Onic Indonesia, kasi na ano, na babackupan siya nung PNK, and napakalaking bagay nung PNK sa larong to. Sobrang laking bagay. Kasi iha, dog eh. Tapos automatic yung magiging damage dito ng Evos Legends. May tendency na mag-change target kasi pwede mawala sa vision ng mapa yung Kimi. Tapos si malilipat doon sa ano. Pero si Rasi, mga beso, di alam dito ni Zeiss na nandun yung mga tropa ng Onic Indonesia. So nakikipaglaban na naman. We have the Falling Storm, mga kaibigan. Saktong-sakto ang Feathered Airstrike doon ni Paring Rexy natin. So ito yung sinasabi natin na defensive prowess ng Onic Indonesia. Nabawasan na ng Evos Legends. Pero masakit talaga. Masakit din yung damage ng Kimi. Kumbaga, siguro for the Onic patayin nila si Rexy, and for the Evos Legends patayin nila dito yung Kimi. Pero si Anti-Mage lalaban ata sa apat na players or lima na. Pumasok na si Paring Angela dito, pero tingnan natin kung mabibigyan nga ba siya. Tatakbo yung tropa dito kasi medyo nasasaktan na sila. Anti Esmeralda pumasok lang dito sa banggilid, pero Anti-Mage gigil na gigil, mga kaibigan, hindi pa yung tapos. Here comes Onic Indonesia, natanggalan na ng immortality yung isa. Si Zeiss dito talagang mabibigyan pa din, and for that napatay, mga kaibigan. One kinilabas ang kanyang spada, pero Wipe out, mga kaibigan, for that game. Although walang minion wave dito yung Evos walang minion wave dito yung Onic Indonesia against Evos Legends. I guess for Onic Indonesia, pwedeng sumira muna sila. Pero that time natin, mga kaibigan, we have 18 seconds or 17 seconds. Una mabubuhay si Farsa. We have the Angela here. Pwedeng i-regenerate ang buhay dito ng mga players ng Onic Indonesia. And that is it. Hindi na antayin pa. Wala na intro. That is it. Game number one goes to Onic Indonesia. Grabe, bes, yung vision talaga. Comment, comment.